investigahan pa kung nag-speeding o nagka-problema ang bus na nahulog mula sa Skyway kahapon. Ayon naman sa konduktor ng bus, ang malakas na hangin at ulan ang dahilan ng aksidente. Sa ngayon, suspindido muna ng isang buwan ang city operations ng kumpanya ng bus. Ang detalye sa News to Go ni Bernadette Reyes. Ilang sandali bago mahulog, kita sa CCTV ang bilisan Dimple Star Bus habang binabagtas ang gitnang lane ng Skyway sa kasagsagan ng ulan. Pero maya-maya lang napunta na ito sa gilid ng lane. Inararo ang bakal na railing ng Skyway na may 100 metro bago tuluyang nahulog. May pansya eh. Huwampas dito yung huso ng bus, tapos umikot, ang bagsak niya tumagilid, pero at least lapat. Dinatna ng GMA News na wasak ang harapan at basag ang mga salamin ng bus na nahulog sa Sukat West Service Road. Nagkalat din ang dugo at gamit ng mga biktima sa kalsada. Inaalam na ngayon kung nagka-problema ba ang sasakyan at kung sobra ba sa 80 km per hour na speed limit sa lugar ang takbo ng bus. Ito, sumampa na siya doon sa gutter, tapos binaybay pa niya yung mahaba yung binaybay niya, kaya nasira na rin niya yung railing, bumigay. At baka hindi na niya nakabig din sa nagpanik yung driver, or hindi natin masabi, baka naman yung driver nakatulog din. Pero ayon sa konduktor ng bus na ginamot sa Paranaque Medical Center, gising daw ang kanilang driver at maayos naman daw ang kondisyon ng bus. Sinisi niya ang malakas na hangin at ulan na nagdulot ng zero visibility noon. Lakas ng ulan, tapos parang may hangin siguro na biglang humampas, kaya medyo hindi na nawala ng control yung driver ko eh. Akala ko katapusan ko na nun. Inabutan pa ng GMA News na nire-revive ang driver ng bus na si Hoven Husto. Pero bigo ang mga doktor. Ay, massive bleeding siya, tsaka I think there is a trauma nga in the abdomen and the pelvis. Bukod sa driver, dalawang iba pa ang nasawi. Ang mga paserong si Lorenzo Gabo at si Anthony Abara. Ang kapatid ni Abara di makapaniwala sa nangyari. Na